Okay. Hey guys, welcome to my channel. So, sisimplihan ko lang ang video na to, guys. Ano ang mga requirements for Filipinos na pupunta ng Georgia? Visa-free nga ba ang mga Pilipino sa Georgia? Nag-avail ba ako ng package tour papasok ng Georgia? So, yun yung mga kadalasang tanong sa akin ng mga kababayan nating nagbabalak or may mga upcoming travel to Georgia. Guys, welcome to my channel. It's Noel here. Today's video is all about travel tips for Filipinos traveling to Georgia from Saudi Arabia. However, all the information and travel tips na aking isi-share today can be beneficial for all Pinoy travelers from GCC countries. So, ang solo travel ko sa Georgia ay DIY. Walang agency or any package tour akong binili. So, sisimplihan ko ito, guys. Babanggitin ko lahat ng mga requirements at babalikan ko sila isa-isa for my additional info and tips. So ano-ano ang mga requirements for Filipinos traveling to Georgia from Saudi Arabia or from other GCC countries? Passport, entry visa, Iqama o national ID, returning forwarding ticket, confirmed hotel booking, travel itinerary, and travel insurance. Your passport must be valid at least 6 months during your stay in Georgia. Kailangan valid siya for 6 months. Nabasa ko sa tripadvisor.com, may nag-inquire doon kung pwede silang pumasok sa Georgia with less than 6 months validity of their passport. Ang reply is yes, as long as your passport is valid during your stay. Pero personally, guys, I suggest na at least have 6 months validity of your passport during or beyond your stay para mas safe at stress-free. Entry visa, ito ang isa sa pinaka-importanting documents na dadalhin mo before ka pumasok ng Georgia. Without re-entry visa, hindi mo maa-avail ang visa free for Filipinos to Georgia. Kailangan mo itong ipakita sa immigration at the same time sa boarding ng mga connecting flights mo. Napaka-importante din na i-print out nyo na ang inyong re-entry visa kasi mas prefer nila ang print out kaysa online. Medyo na-delay ako dahil hindi ko siya pin-print out, so remember to print out your re-entry visa para iwas sa hassle. Residence permit or Iqama or national ID. Ang mga ID na to ay nakasulat in Arabic. So napaka-importante, pa-translate mo muna ito. Must have stamp, seal or sticker. Without sticker, stamp or seal, hindi to i-accept ng immigration. Next is forwarding ticket. Ito yung ticket mo palabas ng Georgia or pabalik ng GCC countries or forwarding ticket to your next destination. Confirm hotel booking or accommodation. So, tatanungin ka ng immigration kung saan ka mag-stay at hahanapan ka ng proof or confirm booking para i-accept ka nila. Travel insurance. So, napaka-importante before ka mag-travel para sa safety mo, kumuha ka ng travel insurance. Napaka-easy lang i-avail ng travel insurance. Pumunta ka lang sa travel agency and ask about travel insurance. Here in Saudi Arabia, pwede kang bumili around 100 SR or may mas cheaper pa. In my case, nagamit ko ang aking health insurance sa aking company. Covered niya worldwide, kaya nagamit ko siya as travel insurance going to Georgia. Travel itinerary is your travel plan kung saan ka pupunta, kung saan ka mag-i-stay. Napakalaking possibility na hahanapin sa'yo ng immigration ang iyong travel plan. So, i-prepare mo ang iyong travel plan just in case hahanapin ang immigration sa'yo ay meron kang maipapakita. So, I just want to clarify about the visa free for Filipinos traveling to Georgia. Are Filipinos traveling to Georgia required a visa? The answer is yes. However, if you are holding a residence visa in one of the GCC countries, you are exempted for the visa. Ako nandito ako sa Saudi Arabia, na-avail ko ang visa free to Georgia kahit na ako ay Filipino. You can enter Georgia without a visa for 90 days in 180-day period. Now guys, let's talk about the airlines and flights from Saudi Arabia going to Georgia. Gulf Air, Air Arabia, Azerbaijan Airlines, Pegasus, Emirates, Turkish Airlines, and Fly Dubai. If you are going to book the Emirates Airlines na may layover sa Dubai Airport, magche-change kayo ng airplane Fly Dubai from Dubai to Tbilisi. Gaano ka-stricto ang immigration sa Georgia? Well, my experience was great.
It was a very smooth process. Sa lahat ng mga requirements na aking binanggit ay dalawa lang po doon ang hinanap sa akin, a passport and re-entry visa from Saudi Arabia. So aside from that, as in wala na silang hinanap na iba pang requirements, maliban lang hindi naka-print out yung re-entry visa ko, hinahanap nila yung print out, yung hard copy. So remember to print out your visa before traveling to Georgia. Transportation. So anong pwede mong sakyan galing sa airport papuntang downtown ng Tbilisi? Marami kayong pwedeng pagpilian. May bus, may private car, may regular taxi. I recommended guys na mag-bus kayo para ma-experience nyo agad yung adventure. Hanapin nyo lang yung bus number 37. Paglabas nyo mismo ng airport, right side, maglakad lang kayo ng konti. Makikita nyo na yung bus number 37. Yun yung sinakyan ko papuntang downtown. Napaka-cheap, napaka-affordable. It only cost 2 GEL or Georgian lari. All the way na po yun. From airport, going to the downtown, back to the airport for 2 lari. You can pay coin or your MasterCard. Visa, hindi ako sure. So magbabayad ka dun sa loob ng bus, may machine doon, ihuhulog mo yung 2 GEL. Or pwede mong iswipe ang iyong MasterCard. Pwede kang hindi magbayad kasi may conductor doon, hindi naman siya tumitingin kung sinong nagbabayad o hindi. So kung cheater ka, kung sanay ka sa 1-2-3 takbo, pwedeng hindi ka magbayad. So from Tbilisi Airport going to the downtown, specifically sa Tbilisi Freedom Square kung saan ako bumaba, took me 45 minutes. So ayun guys, I highly recommend ang bus para ma-experience nyo agad ang bus sa Tbilisi. Or maaari mo ring i-download ang Bolt Taxi. Works the same as Uber. Mas better and mas safe and affordable also. Nabanggit ko na ang currency nila is Georgian lari, GEL. $1 is around 2.5 GEL. 1 Saudi Riyal is equal to 0.7701 GEL. 1 GEL is equal to 1.2 SAR. Bumili ka na ng local currency sa airport kahit konti lang, especially coin para mayroon kang pambayad sa bus, sa taxi, or sa Bolt Taxi. Pagdating mo naman sa downtown, marami ka namang makikitang money changer or money exchange doon. So I hope all the information that I shared can be helpful for your upcoming travel to Georgia. Indeed, Georgia is such a nice, beautiful country to travel in. Georgian people is so kind, is so approachable. They are good people. I never experienced racism. I wander the city without fears, so I feel at home, I feel special, I feel unique because most of them are flawless white-skinned with blonde hair and so beautiful eyes. Please do watch my travel videos from Georgia. Siguro may makuha naman kayo kahit konti lang ng mga information doon kung saan pupunta. I hope you enjoy this video, guys. Please consider to subscribe to my channel. Kung gusto mo yung video na to, paki-like na lang. Thank you for watching. Until next video, peace.